Prince Edward Island. Magkano kaya yung cost living namin dito? Share ko sa inyo guys ha. What's up guys? Welcome uli mga kababayan sa channel ko. It's May Fosan TV po. Then sa ngayon po, may nag-request na naman po na kung magkano nga daw po pala yung cost of living dito sa Prince Edward Island. Kaya guys, i-share ko rin to sa inyo ngayon. Then share ko na rin sa inyo yung cost of living ko dito sa Prince Edward Island. So, ngayon guys, nasa harap tayo ngayon ng apartment ko o yung bahay na inuupahan ko dito sa Prince Edward Island. So, yan guys, yung pinto. So, yun guys, pagbibigyan ko lang po yung nag-comment na kung magkano yung cost of living dito sa Prince Edward Island. Kaya, tara guys, samahan nyo ako. Then, i-show ko sa inyo yung apartment ko na ito. So, yan guys, ito yung house apartment namin dito sa Prince Edward Island. Yan guys. Lumang bahay na siya, pero sa tingin ko ito na yung pinakamura dito sa Prince Edward Island. Then itong apartment na to is 2-bedroom siya. Kaya okay na okay sa amin, sa asawa ko at saka sa anak ko na baby pa lang. So guys, tara. Pasok kayo sa munting bahay ko dito sa Prince Edward Island. So yan guys, ito yung sala. Siyempre pagpasok mo dito, yan, ito na yung sala namin. Yan, malaki rin yung sala na to guys. So dati meron kaming TV dyan, pero ibenenta ko na kasi hindi ko naman din nagagamit. Tapos yan, ito yung munti kong opisina kung saan ako nag-e-edit ng mga video ko. So yan, ito yung sala. Yan, ito yung sala namin dito. Tapos yung stroller ng anak ko. Yan guys. Pwedeng-pwede na to. So yan, tapos ito yung, yan guys, ito yung washroom namin. Yan. Yan. Tapos ito yung room namin. So yan, ito yung bedroom namin. Tapos yan, yung higaan ng baby ko, yung crib niya. Yan, dyan siya natulog. Tapos yung salamin na yun, closet yan. Siyempre, hindi kasi yung mga damit namin, dalawa kami ng misis ko. Then, yan. Nagdagdag kami ng isa pang cabinet. Yan guys, yan. Siyempre, kailangan namin ng yan. Yung ko, diffuser yata yan. Or air purifier yan. Kasi kailangan ng baby ko. Tapos, yan. Ito yung
yung design, kasi yung pangalan ng baby ko. Ayan guys. Tapos ito, nilagyan ko ng kortina kasi pagka maaraw eh masyado maliwanag dito sa amin, lalo na pagka nagtrabaho ko panggabi, hindi ako makatulog kasi maliwanag dito sa kwarto na to. Tapos guys, ito yung kusina namin. Yan guys, ito yung kusina. Tapos yan yung dining namin. Kasi yung mga inuminan, yung red. Ang ayaw ko lang dito is wala kaming exhaust. Tapos syempre, kailangan mo rin ng laundry. Dito yung laundry namin. So, sharing kami dito. So, tatlo kasing apartment to guys. Isa sa taas, isa dito. Itong yung sa amin. Tapos, itong sa kabila. Yan, isa pang apartment yan. Katabi namin. Tapos, ito yung laundry. Yung washing and dryer. And sharing po kami dito sa laundry na to. Tapos guys, meron ding basement kami dito. Kung marami kayong gamit, pwedeng pag-istakan dito. Yan guys. Yan yung basement namin. Hindi siya furnished. Ayoko na ipakita sa inyo kasi nakakatakot sa baba. Then, tapos guys, syempre, yung upa namin dito is nasa 800. Then, include na yung heat. Kaya, wala kang problema sa gas kung ilan ba yung magagamit namin gas. Kasi, mahal ang gas dito. Pagka sa heat. Tapos guys, syempre, hindi include yung wifi namin at saka electric. So, ito yung sa electric namin guys. Yan guys. Ang presyo is $56.92. Then, syempre, depende yan sa magagamit yung electric kung magkano. Pwede pang tumaas yan o pwede pang bumaba yan. Tapos, ito guys yung sa wifi namin. So yung wifi namin is Bell Alliance dito sa Prince Edward Island. Ang presyo naman is nasa $86.19. Yan po yung binabayaran namin monthly. Yan po yung binabayaran namin monthly dito sa bahay na to. Tapos guys, ito pa yung isang room. Yan guys, ito pa isang room. So, ginawa namin itong playground na playroom ng anak ko. Yan guys, nandito siya na naglalaro. Kasi nung nasa sala nung winter, masyadong malamig dun, sumisingaw yung lamig dun sa pintuan. Kaya lumipat kami dito. Tapos, yan, nilagyan ko rin ng kortina guys kasi pag maaraw dito eh, masyadong maaraw dito. Talagang masyadong maliwanag. Tapos, syempre, itong room na to, meron ding closet. Yan guys, itong salamin na to, closet yan. Tapos, yan. Dito na rin yung TV namin. Dito na rin kami, parang dito na rin kami nagsala. Yan guys. So, yung sala na yan, kung may bisita kami, yan, dun sila. Sa tingin ko, ito na yung pinakamurang apartment dito sa Summerside. Nasa 800, tapos include na yung heat. Tapos yung electric and wifi. So, kung susumahin natin is siguro nasa 950. So,
ganun po yung binabayaran namin monthly dito sa apartment na to. Tapos, kung naghahanap kayo dito ng apartment, magtingin lang kayo sa marketplace at saka KGG. Tapos kung nasa Summerside kayo, meron akong na-search is room naman, ang renta naman is nasa 500 at saka 550 monthly. So, all in na yun. Tapos, meron pa dito 3-bedroom apartment. And guys, ang monthly naman niya is 1,500. Yun nga lang, hindi pa kasama yung electric, wifi, at heat. Yun guys, so kung sa heat, mapapagastos pa kayo lalo na pagka winter time. Then, syempre, mayroong mas murang lugar dito na sa West Springs. Yung upa doon siguro nasa 550 to 650. Yan guys, pinakamura na yun. Tapos, plus yung utilities. Tapos, kung sa Charlotte naman kayo, syempre, yun yung capital city dito sa Prince Edward Island, guys. So, nag-check ako sa KGG. Then, doon nahanap ko 2-bedroom lang house for rent. Ang renta naman niya is 1,500. Then, hindi pa include yung mga utilities. So, syempre, baka umabot pa ito ng 2,000, lalo-lalo na pag winter. So, meron pa guys, 2-bedroom lang siya, apartment naman. Ang presyo naman niya is 1,650. Then, meron pang ano yan, utilities na siguro wifi at saka electric ang babayaran. No? Napakamahal dun sa Charlottetown. Kaya, masasabi ko nga na ito yung pinakamura dito sa Summerside na 800 lang plus wifi at saka electric. Yan yung pinakamura na dito sa Summerside, guys. Then, kung mag-grocery kayo dito sa Prince Edward Island, pag nag-grocery kayo, syempre, asahan nyo na meron niyang 15% tax. Yan, guys. Oh, yan guys, na-tour ko kayo sa bahay namin. So, very affordable yung bahay na ito. Mura-mura na to dito sa Summerside. Tapos, yan guys, today is collection ngayon ng mga basura. Yan, nilabas namin yun dyan. Tapos, ito yung parkingan, ito yung sasakyan ko dito kasi sa PI guys, kailangan mo ng sasakyan kasi wala namang bus dito. Meron naman taxi pero yung dito lang. Kung gusto nyo na malayuan, mas mahal lang babayaran nyo. Tapos ito yung bahay na namin. Ayan guys, malaki yung bahay na to. So, tatlong apartment. So, yung nasa taas, yan. Isang apartment yan dyan. Tapos, kami yung nasa baba. Tapos, yung isa doon sa kabila. O, di ba guys? Yan yung bahay na to. Lumang bahay na siya, pero pwedeng-pwede. Kasi, okay na to. Kaysa naman lumipat kami sa ibang bahay, napakamahal naman. Oh, yan guys. May na-share ako for today sa inyo. So, sa nag-request, maraming salamat sa request mo. Then, meron pa isang nag-request sa akin na kung paano daw ako na permanent resident dito at gaano kahirap maging permanent resident dito sa
Prince Edward Island. So, syempre, marami na naman tayong trial na o pagsusubok na pinagdaanan dyan sa pagiging permanent resident namin dito, guys. O, yan guys, may na-share na ako sa inyo uli sa araw na to. Then, please like and subscribe. Kung di pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo, guys. Then, kung ayaw nyo naman, okay lang, guys. Walang problema doon. Then, yan guys, see you on my next vlog. At, syempre, pag-iisipan ko yung nirequest sa akin na naman, paano ba ako na-PR dito? Yan guys, kung ano yung mga trial na pinagdaanan namin. Thanks for watching, guys.